Luluksa ng mga kaanak at ng mundo ng Philippine boxing ang pagpanaw ng boksingerong si Carlo Makinto. Anim na araw matapos makomatose, bunsod ng tinamusuntok sa laban. Live mula sa Bacoor, Cavite. Saksi si Haji Rieta. Haji. Yes, Igan, unang gabi ng burol ng boksingerong si Carlo Makinto dito sa Labien Funeral Homes sa Bacoor, Cavite. At hilingan ng pamilya na tanging sila muna at ilang malalapit na kaibigan ang maaring dumalaw sa burol. Kulang daw ang salita para ilarawan ang pagdadalamhati ni Aling Marjorie sa pagpanaw ng kanyang anak, ang 21-anyos na boksingerong si Carlo Makinto. Naikwento niya na hanggang sa huling sandali ay nanalig daw silang magigising pa ang anak mula sa comatose. Parang nahihilong ako eh. Mabait po. At saka mapagmahal. Mapagbiro. Pag umuwi doon sa amin, sabi niya sa akin, "Nanay, tabi tayo." Sabi ko, "Opo, kasi sabik na sabik ako sa'yo." Lubos din daw ang pagkalungkot ng mga kapatid ng boksingero. Tumanggi mo na sila magbigay ng panayam. Gayun din ang manager ni Carlo na si Anson Tiuco na dumating sa burol alas 9 ng gabi kanina. Maging sa Iloilo kung saan lumaki si Carlo, hirap pa rin daw ang mga kaanak niyang tanggapin ang kanyang sinapit. Luway makamit may nabasulan. Disgrasya lang do. Hindi man hungod kung ano to. Pasado last 10 kanina umaga, nang bawian ng buhay si Carlo sa FEU Hospital sa Fairview, Quezon City, matapos ang 6 na araw na pagka-comatose. Ayon sa neurosurgeon ni Carlo, nagkaroon ng boksingero ng acute subdural hematoma o pagdurugo ng bahagi ng utak. Dahil sa matitinding tamang tinamo habang nakipaglaban sa ring noong nakaraang Sabado. Yung kondisyon niya hindi na po nagbago. For 5 days, status quo siya, ibig sabihin, kung ano yung kondisyon niya nung una hanggang nung nawalan siya ng tibok ng puso, ganun na lang po. Nangako naman ng tulong ang Games and Amusements Board para sa mga naulila ni Makinto. Actually, nagbigay kami ng maximum allowable sa Boxers Welfare Fund, which is, maliit lang siya, 50,000 pesos. Igan, mananatili nga hanggang Martes ang labi ni Carlo dito sa Cavite at ay inaasahan nga ang iuwi ito sa kanilang probinsya sa Iloilo. At live mula dito sa Cavite, ako si Haji Rieta, ang inyong saksi.